Magandang araw, guys. So nandito nga kami sa May Kamsur kung saan kami nag-stay. So shout out sa mga taga Partido. Medyo pabugso-bugso nga dito yung ulan at balak nga namin mag-ride patungo sa May Albay para makita si Mayon. Tatlo kasi sa mga kasama namin ang first time lang dito makarating sa Bicol, kaya itutur muna natin sila ng kaunti. Kaya let's go. So palabas nga kami dito sa May Tigawon. Huminto muna kami saglit para ibigay ko yung dalawang radyong daladala ko, dahil dalawa sa kasama namin ay walang intercom at first time kasi nilang sumama sa grupo, kaya ayun. So binaybay na nga namin itong kahabaan ng Ocampo para maghanap ng makakainan para yung biyahe natin, guys, dire-diretso. Ito nga yung nakita namin sa tabing kalsada na kainan, itong Romanillo's Eatery. Ganito nga pala yung style sa loob, na parang kumakain lang kayo sa loob ng bahay, o diba? Feel at home. After nga nyan, tamang kwentuhan muna kami saglit sa Getty. At yung dalawa ko nga kasama ay nantitrip na dahil kinuha nila yung cellphone ng isa. At pagkalis nga namin sa kinainan namin, ito na nga ang nangyari. You know? Panit! Oh! Tara na, nasa na! Kasa yun daw eh! Sino yung sabi? Asa na? Sino? Ayun ba na yung iwan? Sino lalaki yun? After nga niya, nagpagas na kami dito sa May Kahabaan ng Pili, bandang harap ng simbahan. May nakita nga rin kami dito ang palaro ng bisikleta. Hindi pa nga tumagal yung biyahe namin at may nakita na kagad kaming isang siklistan nakahandu sa isa daan. Okay naman si brother at may malay siya, siguro hinihintay na lang yung ambulansyang dumating. Isang malaking paalala lang yan sa ating mga riders at mga siklista na mag-ingat sa lahat ng oras. So tuloy na nga tayo sa biyahe, no? Pupunta kami ngayon ng Kamalig at may pupuntahan kaming magandang spot para makita ang buong buo si Mayon. Ito nga yung tinatawag na Kitinan Hills dito sa May Kamalig, Albay. So nagpicture-picture muna kami rito para meron kaming remembrance. May nakalagay pa nga dito na I love Tinago, pero nakita na namin. After nga niyan, umakyat na kami kung saan kitang-kitang buo si Mayon. At ito nga, guys, ang moment of truth. Hindi nagpakita si Magayon dahil medyo nag-uulan-ulan dito, kaya bigo kaming makita siya ng buo. Ayun yung Mayon ko, lo. Kaso nga lang nakatakip eh. Ah, mga first timer, kumusta? Ay. Sad, hindi siya nagpakita. Hindi damot ang boyfriend mo, Mayon! Ayun yung Mayon. Ang taas pa niyan, pag nakita niyong buo. Ba't may bahay dun sa gitna? Tapos kunwari mahuhulog ka. Tapos pa naman yun. Dapat pakabila. Hindi sasaluhin naman sa mga. Dali, dali! Ano daw yung order ko nandiyan sa gitna ng dagat, ha? Dagat naman, dagat niya. Sorry, hindi kasi ako kumakain. Wala, kawawa na naman kayo. Hindi na naman nagpaitasin mo yun. Na, uwi na tayo, first call. Time ko pa naman dito, hindi ka man lang nagpakita. Kawawa naman. After nga nito, guys, bumaba na kami dahil pupunta na kami sa May Kagsawa Ruins, doon sa May Daraga, Albay. Bigo nga kami makita ngayon si Mayon, pero pupunta pa rin kami sa May Kagsawa Ruins para matesting nila yung Silly Ice Cream na may mga level. Mga ilang kilometrong biyahe nga lang, guys, narating na kaagad namin itong Kagsawa Ruins. So ayan, may kita nyo, papasok na kami. At pagpasok mo nga dito, guys, may mga nag-aalok nga dito ng ATV ride kung saan magte-trail kayo sa Mayon gamit yung mga all-terrain vehicle o yung apat na gulong na motor. So pagdating nga namin dito, guys, expect ko may babayaran kaming entrance fee, pero wala kaming binayaran. Parking fee lang yung binayaran namin dito. At may mga nag-a-assist na nga rin kung saan kayo magpa-park dito. Marami pa nga kaming nasalubong na mga naka-big bike. Sheesh! Mm-hmm.
At nandito na nga kami guys sa loob. Kung makikita nyo, napakarami pa rin tao rito. Pero hindi pa rin nagpapakita si Mayon. Pero ayos nga lang yan sabi ng mga tropa ko. Dahil marami pa namang rides na magaganap patungo dito sa may Bicol. Dumiretso na nga rin agad kami dito sa may bilihan ng Silly Ice Cream. Para ma-experience na nga nila makakain ng ice cream pero maanghang. Isang flavor lang po sa level 5. Sige, testing natin. Chili. At ayan na nga ang moment of truth. Tinesting na nga ng aming tropa. At tumesting na nga rin ako guys. At di pa nga ako nakakaisang kutsara, ganito na ang nangyari. Higa kay tatay ulit. Level 1 pa lang, ano na makatinay. Alasa. Allergy na ako nito. Mga magarap guys, sarap, sarap din. Ah, put balagi rin. Ibang ulo. Hindi nga ito to, promise. Sarap guys, tayo dito. Pagaling kayo sa Manila, malapit lang to guys. After nga namin dito guys, nag-decide na kami magpatuloy sa biyahe para makaligo pa kami sa dagat. Babaybayin na nga namin ang gilid ni Mayon kung saan madadaan na namin ng Malilipot, Tabaco, Malinaw, Tiwi, papunta sa Sangay, Patitinan, Kamsur. Approximately 70 kilometers nga to guys, or kulang-kulang 2 oras ang kailangan naming ibiyahe. At pagdating nga namin dito sa May Legazpi Tabaco Road, bago mag Santo Domingo, inabot na kami ng napakalakas na ulan. At hindi nga kami nabahala dyan dahil sobrang sabik namin mabasa sa ulan dahil wala na neto sa Manila sa sobrang tagal ng panahon. Kaya kung makikita nyo itong 2 tropa namin ay nagtatampisaw sa ulan kahit nakamotor sila. At after nga namin magpagas dito ay nagpatuloy na kami kahit malakas pa rin ng ulan. After nga namin bumiyahe ng mahigit 1 oras ay nakarating na kami dito sa may Patitinan, sa may Sangay. May view deck dito kung saan makikita mo yung dagat at yung isla ng Atulayan. Isa sa paborito kong isla dito sa may Kamsur. Ayan yung Atulayan kung nakikita nyo. At another picture taking nga muna dito kami sa may taas. At pwede nga rin dito guys magparada ng motor sa likod kung gusto mong picturean ng buo yung motor mo kasama nung background na dagat. Ayan kung makikita nyo naman. At meron nga ditong tindahan sa gilid lang guys. So pag nagpipicture-picture kayo, pwede rin kayo ditong kumain. No? At lately ko nga lang nalaman na pwede pala ditong maglagay ng sticker. Sa tagal ko nang dumadaan dito, ngayon ko lang napansin na marami na palang nakapaglagay dito ng sticker. So naglagay na rin ako ng isa sa atin. After nga namin magchibog konti, nagkatuwaan muna kami saglit. Slick! Ito, isa lang ako. Dali! Simula dyan, papunta dito. Dali! May lokol! Paano tumamba yung mga gwapo? Oh! singkit. Lasing na yan, singkit na eh. Gago. Sipsipin ko bagang mo. After namin dyan guys, dediretso na kami sa may beach ng Patitinan. Pero bago nga yun, magpipicture muna kami dito ng 1x1 para meron naman kami mga solo shot, diba? Okay na, let's go! At dito na nga kami nakarating guys sa Patitinan Beach.
So magpa-park muna kami, then mag-uusap kami kung mag-o-overnight ba kami o dito lang kami ng ilang oras. Sa mga first timer nga at nagbabalak pumunta rito sa May Patitinan Beach, eh maghanda nga kayo dito ng ekstrang tuhod at ekstrang lakas dahil hindi biro dito ang pababa at lalo na ang paakyat. Pagkatapos nga naming maglakad ng almost 15 minutes pababa, eh ito na ang nadatnan namin. Napakagandang dagat at napakaraming cottage at wala masyadong tao. At pinakita nga rin ako ditong alien na kung tawagin sa amin ay Sing Sing Pare, pero ito ay parang level 100 kasi ang laki. Nagdala nga rin pala yung kapatid ko ng pangkawil kahit wala naman siyang mahuhuli. Oh, aray! Ay! Yuno? Ano mahuhuli mo dyan, Cool? Ano? Ano? Nahuli namin yun. Kalamares na pagod. Oh, yung mag-OM dyan, alam na. Alam na. OM ka na pag umakyat ka. OM. Huwag kayong magulo kayo, ha? At kung magkataon nga guys na mapadpad din kayo dito, eh magdala na kayo ng mga kanya-kanyang pagkain at mga tubig. Dahil wala ditong tindahan, kaya nagsisi kami sobra dahil bumaba kami rito nang wala kaming dala. After nga namin magbanding ng ilang oras ng tropa, eh nag-decide na lang kami na hindi na kami dito magpapagabi. Pero inabot na kami ng gabi sa pag-akyat pa lang. Kaya ganito na ang mga naging itsura namin. Oh, babangga po! Yes, nakayanan ni Bebe Carl! Ano, Col? Ulit ka pa, Col? Pagod, Col. Nadali siya ng sariling iskam niya. Ayaw na, Col. Ayaw ko na. Nasa to, Col. Nag-iasawa pa ba ako? Sawa ba kayo? Asa na yasawa ko? Nadali! Ano? Buhay pa ba yan? Buhay pa? Nadali! Buhay pa, Col. Para nga kami nagsusuper science dyan guys dahil umuusok yung mga katawan namin after naming umahon. Dito nyo nga mararanasan yung sinasabi na pagpababa ay 100 steps lang pero pagpaakyat 500 plus na. Kaya ito pag-ahon ng presidente namin mukhang nagsisisi na. Frozen whole body. Frozen pa rin talaga. Malakas ka pa kayo. Okay pa dad ah. Maka long ride pa ng ano. Hindi na labas natin. Para ano, hindi na tayo labas-labas na sa kaya pala may upuan sa dito. Kasi daw dati dyan na nakahiga na daw yung mga tao. After nga namin makauwi guys, binidyohan ko tong isang tropa namin na pilay-pilay na. Halos lahat nga kami ay sumakit ang binte at hita. Kaya magpapahinga muna kami at hanggang dito muna guys. Maraming maraming salamat. Bye-bye po!